Pag na-open na po natin yung Kine Master natin, i-open natin ang MT project. Gagawa tayo ng panibagong video editing. Lalabas to, select the aspect ratio of the project. So 16:9 po. Ayan. Yan ang ating dashboard. Ngayon, media, open po natin. Tapos yung video po na ating ginawa. Ayan. Check. So, i-off po muna natin. Highlight natin yan. Yung nag-yellow. Ibig sabihin, yan ang edit natin. Naka-highlight po siya. Ito, lalabas po yung mga tools na yan. Yung gunting, tapos yung cropping, yung mga screen na fit sa screen, adjustment ng screen. Ito po yung cut. Ayan. Ito po yung sa screen niya. Kung gusto nyo palayo, pahabante, lumalapit, lumalayo, dyan po tayo mag-adjust. Cut. So, yan po yung pan and zoom. Yan, no? Mic tayo. Tapos ito yung volume. So, yung audio, i-off natin. Tapos pwede tayo mag-adjust dito. Ayan. Pero usually, hindi nang ganong ginagalaw yan. Ito lang po. Ayan. Ginagalaw-galaw. So, sa video natin ngayon, i-off muna natin po yung ating audio dyan sa video na yan. Check. Tapos po is unang-una po pala screenshot natin. Ayan. Captured and save po. Ayan. Kita nyo, ito po. Captured and save. Dito po tayo sa taas. So, meron din po siyang captured and add as clip. So, ma-add po yun. Kinapture natin dun sa clip. Meron din po na captured and add as layer. So, kinuha natin yung sa taas, yung una. Captured and save. So, ganito po. Unahin natin yung captured. No? Tapos na po tayo na nag-captured. Then, delete po muna natin. Balik tayo doon. Kunin natin yung kinaptured. Ayan. Check. Tapos yan na po yung kinaptured natin. Habaan natin. Na-highlight na natin. Ayan. Tapos po, yun nga, yung pan and zoom. Ayan, pinutin lang natin equals para hindi gagalaw yung ating image at yung background. Check. Tapos, punta po tayo sa layer. Sa layer, pag pinutin natin yung layer, ayan, may media, effect, overlay, text, drawing. So, dito muna tayo sa media. Dito muna tayo mag-focus sa project natin. So, kunin po natin yung ating video. Ayan. Ito pong may kwadrado na to. Ayan. Ayan po, ayan. Yung may dot-dot na naliliit sa loob. Ayan. I-fit natin siya. Ayan. Tapos po, yan ang sinasabi ko po na ano, i-off muna natin yung sounds. Hanggalin natin yung background. So, tapos ngayon po, yung second layer natin na yan, i-highlight natin. Then, hanapin po natin yung chroma key. Enable natin yan. Ngayon, ito pong key color ang dapat natin laging tinitingnan. So, yung ginamit ko po kasi blue. Medyo dark blue siya. Then, export na po natin yan. Ayan. Lagi po natin piliin ng resolution na FHD 1080p. Tapos po, ang frame rate 30. Tapos, high. Ito po, high natin. Tapos, export na po siya. Okay? Salamat po.